Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, panatilihin mong lumulukop sa iyong sambayanan ang iyong espiritong kumukuspos sa obispong si San Carlos upang kami ay laging magkaroon ng pagbabago sa pagiging kawangis ng anak mo para may pamanas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanya. Sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa akin, Panginoon? Sumagot ito, 100 kapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mo 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kapang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas ito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Padre. Happy fiesta po sa atin. Invite nyo naman ako sa fiesta nyo. Nung ako po ay bata, alam nyo, may confession ako sa inyo. Ito ay hango sa aking buhay bilang isang pari. Isa sa mga dahilan kung bakit po ako nagpari. Dahil na noona, tinatawag po kaming aswang. Kasi yung aking nilakan na tiyahin ay old maid. So, hindi makapag-ayos ng buhok. Tapos ay hindi siguro nakapag-makeup, hindi na nakapag-lipstick. Kaya yun ang naging atmosphere ng aking buhay nung ako ay bata. Kaya nakakahiya sapagkat ako'y high school na by that time. Actually, mayroon pa muna sa makirin ang nangyayari. Tinawag din ako ng maliit pa ko na Pedro Mama. Mama is Nana. Ewan ko bakit tinawag nila ang Pedro Mama by that time. Mayroon kasing nakitinda na naisipo ko yata sa plaza ng Pedro ang pangalan ng nana, kaya pati ako nagamay. Kaya tinawag nila ang Pedro Mama. So, I suffered humiliation for quite a long time during high school life. Elementary, high school, pero high school na ako ha. Ganda lalaki ko noona, may buhok pa ako. Batang maliit, susunod sa'yo, tapos natawagin ka lang, Pedro Mama, Pedro Mama, Pedro Mama. Sabi ko, si Pai ko ba yung bata na ito, no? Sa problema ko, how can I get rid of the mga bata na sumusunod sa akin sa kasada? Ay talagang, sabi ko nung high school ako, talagang dinagsakan ako ng langit. Tapos last pa, tinawag yung pamilya namin na aswang, yung mga tiya ko. Ay talagang, hindi ka makapanligaw, kaya siguro ako nagpare, hindi ako nagkasyota ng ako high school. Takot tumalik sa akin, pakatagatin ang aswang. Alam niyo si St. Martin, nagdanas din po ng ganun.
Nung siya'y bata pa, tinatawag din siya na mulato. Tinatawag siya illegitimate at anak ng katulong, alak ng negra, ng black. Actually, negra ang tawag nila, pero ngayon sa US, hindi mo pwedeng sabihin negra, it should be black. Kaya nasabi ko sa sarili ko na ako'y high school, sabi ko po ay, paano kaya titigil itong mga sinasabi nila ng aswang ako, tapos ay ganito ganyan, alam ko na, magpapare ako. Kasi, walang aswang pumapasok sa simbahan at walang aswang na nagmimisa. So, naman ko'y naging pare, alam niyo, pagtuwa ko, dahil para nawala yung sumpa, para nawala ang sumpa sa atin, na hindi na ako tinatawag na aswang. That was all. No? Gusto ko lang maalis yung talawakin ng aswang. Kasi yung mama, nawala na yun eh. Parang nag-fade lang, pero tawarin kang aswang. Pamilya namin aswang ay nakakahiya. Pero nung mga graduate na puro yung mga kapatid ko, naging doktor na, naging konsihal ng bahay ng mga pamangkin ko, tapos naging pare ako, wala na pong makatawag na aswang sa amin. May kalagyan na sila. No? Sabi ko nga, ganun ang ginawa ng Diyos kung paano niya inalis ang kahihiyan sa aking buhay at kagustaan. Ito ay nangyari din sa buhay ni San Martin de Porres. Buruin mo na siya yung tawawakin kang mulato. Pag ikaw ay bibiru-biruin ka ng mulato, mulato yung half white and black, no? Ganun ba? Tapos ikaw ay natawagin illegitimate son, tawagin ang ina mo ay negra. At ang masama pa nito, gusto niya maging membro ng religious organization, but there was a law in Peru na bawal ang mga lahi ng mga Africans at mga Indians. So, si St. Martin, dahil maitim, hindi siya basta-basta nakapasok. Hanggang sa pumasok siya sa Dominicano, sa grupo ng mga Santo Rosario, na siya ay pumasok bilang donato. Kumbaga ay donato, ito, pagpakain ng mga tao dyan, ano, et cetera, et cetera. So, yun ang naging kanyang way in para siya ay makapasok bilang gustong maglingkod hanggang sa naging membro siya ng third order yata ng Dominicano. Ang nangyari sa kanya, hindi ko na alam ang sunod na buhay ni St. Martin. Next year ko na naman po sasaysay sa inyo, hanggang dyan na muna, no? So, hanggang siya ay naging membro ng community ng mga brothers ng mga Dominicans. At ang isang magandang bagay na, alam nyo, confession, tinuruan ng luha ko kanina nung ako'y nagpapasa. Tupoy pagod, dali ako San Pablo na bayan ng chancery natin. Daming kasi kaso, pero nung binabasa ko yung buhay ni San Martin, kasi pag magbasa ka ng buhay ni San Juan, hanapin mo yung author, kaya tamang exact date, etc. na tamang sinasabi. Pero yung kanyang ginawa, dahil nagkaroon ng mga may sakit doon sa isang lugar, one time mayroon siyang natagasumpungan, nakita na isang may sakit, ulcer sa balat na madumi. At ginawa niya, dinala niya sa kanyang higaan. At sinabi sa kanya, pinagsabihan po siya ng kanyang mga kasama, sabi, bawal niya, huwag dito, madumi. Pero maganda po ang sinabi niya. Compassion is preferable to cleanliness. Compassion is preferable to cleanliness. Kasi madumi ang tao. Hanggang sa marami siyang tinulungan ng mga may sakit at minsan nga wala na magpapagdalhan ng mga may sakit. Dinala niya sa kumpento, bawal din naman, at dinala niya sa bahay ng kanyang kapatid. Kaya siguro sa kuha, tsaka ang isa pa, St. Martin ay, nalala ko lang ay, he loves the Eucharist. Yung devotion to the Eucharist. Kaya siguro kung may matularan tayo sa kanya ay una, tatlong punto sa aking sharing. Una, nalampasan niya yung mga tawamudya sa kanya ng mga tao. Hindi siya nag-retaliate sa mga tao. Tinanggap niya at ipinasa sa Diyos yung kahihiyan yung ginadulot sa kanya ng mga tawag ng mga tao sa kanya.
Pangalawa yung kanyang pagtulong sa mga may sakit at pananghirap. Nagsimula siya bilang religious, Dominican religious na infirmaryo siya in charge sa mga may sakit. Hanggang sa talaga na-develop niya yung love sa mga may sakit at talaga tumulong sa may sakit. At pangatlong bagay, yung devotion sa Eucharist. Maganda at meron tayo mga bata, pero kung tayo po ay followers ni St. Martin de Porres, our spirituality should be centered on the love for the Eucharist. Kung mayroon po magpapasigla sa atin, what drives us to serve the Lord, what drives us to sing in the Mass, what drives us to read in the Mass and to attend the Mass is the love for the Eucharist. That's the basic spirituality. A spirituality means something that makes us move, something that pushes us. Kaya ang spirituality, ano spirituality? Eucharist. Sabi ko sa mga choir namin kanina, after the Mass, mas maganda sana kung kayo ay nagdasal muna kaysa kayong naghiyawan at nagpalakpakan at magandang kanta niyo. Sabi ko, we should have the spirituality. We are the spirituality that I'm telling is the love for the Eucharist na pinakita ni San Martin de Porres. May isang pinababasa ko sa buhay niya nung siya'y nakaluhod eh, nasusunog yung isang baitang doon, nasusunog na hindi niya alam eh. Ganun ang kanyang pagmamahal. He was unmindful of what's happening around dahil sa kanyang concentration sa Eucharist. Dalawang bagay sa Eucharist ang tandaan natin. First, participation in the action, itong Misa. Second, yung fostering of devotion, of love to the Eucharist, yun ang ating devotion sa Eucharist. Pag kayo lumalaw sa Blessed Sacrament, you are fostering love for the Eucharist. But if you are in the Mass, you are participating in the action of Jesus Christ. Mass is the action of Jesus. At saka, in the Blessed Sacrament, if you foster devotion, that is our devotion. Kaya mahalin po natin ang banal na Misa. Pag tayo po'y narito, hindi dahil lang sa schedule nyo, kundi kayo po'y narito sapagkat precisely mahal nyo si Lord. Nung ako'y high school, bago po ako pumasok sa seminaryo, may isa po akong isang hindi ko makalimutan at yun ang naging desire ko sa buhay. Every afternoon po ang mass namin bilang mga sa school. And then, one mass, hapon, siguro dahil sabi ang mainit, yung pari, pagkatapos ng ito, ang kordero ng Diyos, umiinom sa chalice. Doon po ako parang, hindi ko alam, na-attract yung sa pag-inom niya. Sa pag-inom. At lalo na kapag pag-inom niya kasi parang sarap tingnan. Tapos yung pagkatapos ng communion, iipunin niya yung mga particles, lagyan ng tubig, tapos ipupurify ang chalice. Iinom na ulit siya ganun, asa taas. Tapos ako naman ay nakaganun sa kanya. Sabi ko, nainlove ako sa pag-inom ng pari. Nainlove ako sa Eucharist, no? Nainlove ako during the separation, nainlove ako ng time na yun, no? Kaya yun ang ating pagsumikapan na huwag lang tayo mag-piesta, taon-taon, nabubusog, nag-iimpakso, etc., etc., na hangover. Dapat taon-taon, we grow in our love for the Eucharist. Kayo yung sa-serve na hindi na kayong sumasama ang loob. Kayo yung sa-serve na hindi na kayong nag-aaway-aaway, nag-chichismisan. Kasi every year, dapat may growth ang ating love for the Eucharist. Lastly, sa ating Ebanghelyo, may dalawa palakuhan, San Carlos Borromeo. Si San Carlos Borromeo po ang napakayaman. Na membro siya ng mayaman na pamilya sa mga Milanese family sa Italia, tapos yung mga mayaman ang kanyang angkan. Pero ganun pa man, ang kanyang kayamanan ay ginamit niya sa pagtulong sa mga mahirap. During the famine, po walang pagkain, mga public officials nagsikatas eh. Kasi walang pagkain, gutom ang mga tao. Pero si San Carlos Borromeo, every day, he was feeding 60 to 70,000 people every day.
Kaya ang true greatness niya hindi doon sa inipon niya na kayamanan, kundi doon sa kanyang ibinahagi sa ibang tao. Kaya we can say na out of our present situation, we can still make the best out of it. Kahit kung mayaman, we can still make the best out of it. Siguro kung may mayaman ka na, good ka na. Pero if you're going to share your wealth to other people, maybe you're making the best out of your good situation in life. At tingnan niyo itong tao sa ating ebanghelyo. Alam mo yung katiwala na ito, ito po ay may siya marunong mamaniobra ng lahat-lahat. Kaya yung ginawa niya, 100 na utang, naging 80, 100, naging 50. Actually, part ng kanyang job na pakialaman ng mga pamamalakas ng kayamanan ng kanyang ama. He was so wise na matapos siyang tumulong sa ibang tao, tatanggapin niya sa kanyang bahay. And again, you can make the best out of a present situation. Masama na nga ang sitwasyon eh. Kagaya ng isang bata sa isang tribo, gusto niya maging isang sundalo. Ay ang test ay kailangan pumunta ka sa gubat, maghanap ka ng kahoy na matuwid para yun ay gagawin si Bak. Ay ngayon natapos maghapon, wala siyang makita na may pinutol siya isang kahoy para i-present yung sa kanyang chief. Ang sabi, eh, chief pa to, okay na ba to? Sabi na, tignan natin, sabi hindi, kilo, hindi siya straight, kaya bagsak ng bata. Pumunta sa kanyang ama, ang pinaka-tribe leader, sabi niya, dad, tatay, bagsak. Bakit? Eh, hindi daw tuwid eh. Sabi ng tatay niya, sige lang anak, kahit bagsak ka man, kahit hindi ka pumasa, you can still make the best out of it. Kaya yun, tanda natin, sa ating paglilingkod, we can always make the best out of it. Minsan pag nagsiserve tayo, mahilig tayo tumingin sa palibot. Titingnan natin, bakit si Juan wala pa? Di ba usapan natin ang ganito? O sino maglilinis niya? Ay siyang nakatuka ang oras ang dumating. See? We should love the Eucharist. We should love the Lord. We have to outgrow yung mga ganong attitude sa ating paglilingkod na simbahan. Magagalit sa ating St. Martin pag hindi natin ma-outgrow yung ating attitude na ganyan. No? Kaya stop looking around and try to gawin nyo lang kaya. Pag hindi nyo lang kaya, hindi ko na kaya, uwi muna ako. No? Papakain pa ko ng aking aso, ng pusa, babalik ako mamaya, hindi ko na kaya. Kaysa naman, you're start looking around and then looking down at your brothers and sisters sa community. In this novena, eighth day of your novena, let us pray for growth. Magdasal po tayo na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya bilang Christian. Ano pa ba ang dapat kong kumbagay? Saan pa ba akong aspeto dapat lumago sa aking paglilingkod? Sa ilang taon na po na tayo ng novena, ng pipiesta, ano na po ang naging epekto sa akin ng novena? Ako ba ay lumago sa pag-novena? Ako ba ay nag-improve? Try to examine your status comparing to your previous years of novena at tingnan yung sarili natin. Lumago na po ba tayo? Kung wala, then we still have another novena tomorrow. Siguro, pag-uwi nyo ng examination of conscience, tomorrow, you can make your own resolution bilang kagasulot ni St. Martin of the Forest, no? St. Martin sabi niya, I am a poor mulatto. Sana masabi din natin, I am also a poor mulatto, like St. Martin. I am a poor mulatto. Kasi pag poor tayo, it is then that we become rich in the eyes of God. We are poor in spirit, we are poor in our sins, we are not rich in sins, poor rather, we become rich in the eyes of God. No? Kaya I pray and we pray for one another that we will grow in our faith to God through the intercession of St. Martin de Porres. Magandang gabi po sa atin. Magsiluhod po tayong lahat para sa litanya kay San Martin.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain at kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming bibigha, tumayan mo ang aming mga alay na nasa iyong lambangan
dayo si San Carlos ay aming ginugunitan. Ipagkalugong dito ay aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Kaundangan sa bigay mo sa kanyang manasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas ang Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Carlos ay pinaranalan sa pamumuhay niyang totoong buliran at pagiging maasahan sa panunggulan, kaya si Yesu Cristo na maasahan sa katatagan ay inihahayag sa pangasiwa ng sabayanan. Ang malasakit ng mga uliran na pangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isang sabayanan ng dito'y nagtitipon. Kaya kaisama ng anghelo nagsisiaw at papuri sa iyo nang walang umpay sa kalamitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang kitang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkatuisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na ang Santo Papa at ni Benaventura na ang Obispo at ng Tanang Kaparinan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga humanaw.
Kawan mo sila patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo pag-indapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararagal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin ipahayag.